Magandang araw po sa ating lahat. Kasama natin ngayon si Don at saka si Robert. Samahan nyo kami. Ipakita sa inyo kung paano kami magpaligo ng manok. Gamit ang LDI Washout Intense. Ayan ha. Doon sa mga nagpapaligo ng manok. Ito, pakikita namin sa inyo. Okay guys, gamit natin ang Washout Intense ng produkto ng LDI. So itong ganitong karaming tubig, magugupit tayo ng dalawang sachet ng Washout Intense. Yan na. So, para siguradong tanggal na tanggal ang mga kuto ng manok. Yan. So, normally, gagawin natin dyan, ihahalo lang natin yan. Yan. So, hindi na natin tatapon yung balat. Imimix na natin yung balat dyan. Yan. Hanggang sa haluin. Yan. Halo-halo lang. Ayan. So, babasahin na ni Robert dito yung manok sa kabila. Yan. Ganyan lang. Sisiguraduhin natin. Mababasahin niya ng manok dito sa kabilang timba para pagka hiniliguan na natin siya gamit ang washout, so ma-absorb niya yung gamot. So after nyan, ilalagay na ni Robert dito sa timba. Okay, so yan, makikita nyo, dapat sigurado kayo na basang-basa lahat, liig, buntot, pakpak. Yan, sigurado na mababasa yung manok. Bubukahin yung pakpak para pasok na pasok yung mga kuto, mga pulgas. Ayan, lahat ng kuto ng manok. Sige. Kailangan sigurado tayo guys na nakapasok sa balahibo, sa balat ng manok. Dapat yan talagang basang-basa. Para yung mga kuto, sigurado pa rin patay. Ayan, so basically, ganyan lang yung ginagawa namin na pagliligo ng manok. Gamit ang Washout Intense ng LDI. Siyempre guys, bago kayo magligo ng manok, siguraduhin nyo muna na nakapagpurga na kayo ng manok. Ayan ha. Siyempre, bago kami magligo, nagpupurga kami ng manok, gamit naman yung Vermix 4, no? So ito yung ginagawa natin. So itong nililigoan natin guys, ito yung mga broodcock natin. Para at least every 10 days, liliguan natin sila para condition pa rin sila, relax pa rin yung katawan nila habang bumababa sila. So para pabilis, ito tip lang guys ha, sa mga nagpapaligo ng manok, kung meron kayong assistant, pagsabayin na ninyo habang binabasa dun sa kabila, dito naman sinasampo na ninyo para mabilis kayo magpaligo. Kahit ang liliguan ninyo 50, mabilis nyo lang matatapos. So ito tip lang guys ha, sa mga nagpapaligo ng manok. Dalawang timba lang ang kailangan ninyo. Ito kasama natin si Don at saka si Robert. Ganyan lang. Siguraduhin nyo lang na mababasa lahat ng parte ng balahibo. Pakpak, leeg, pulok. At sigurado na mamamatay lahat ng kuto ng manok. Para wala pong nagdadagdag ng stress. Kasi ang kuto, nakakapagpa-stress yan ng manok. Lalo sa breeding season, hindi lang po dun sa laban. Nagkukondisyon tayo ng manok. Sa breeding, pag nagbe-breed po tayo, kailangan walang kutong manok. Ayan, itong mga manok na ito na ginagamit natin, ito yung mga broodcock. Ito yung ating mga Boston. Ayan. Ayan, lagi natin tatandaan, kung magpupurga kayo ng manok, gamitin po natin Vermix 4. Ayan, siguradong ubos ang mga kuto ng manok.